Ano po ang katangian na nawawala na sa ating mga relasyon, sa ating mga pamilya ngayon? Itong katangian na ito, napakasimple, pero hindi pa natin magawa-gawa. Ang pagkawala ng katangian na ito, nagiging dahilan bakit madalas tayo'y nag-aaway-away o nagkakasakitan ng loob. Ano po sa tingin nyo? Siguro po yung iba sasabihin nyo, Father, kulang po sa pagmamahal. Hindi po. Yung iba po sasabihin nila, Father, pag-uusap, communication. Hindi po. Ang sagot, kindness. Yan yung nawawalang katangian sa ating mga pamilya, sa ating mga ugnayan, sa ating relasyon. Bakit nagiging malungkot tayo? Bakit nadidepress tayo? Bakit lumalala yung ating mga pagsasama? Bakit nagkakasakitan tayo ng loob? Napakasimple po, no? Pero itong napakasimpleng katangian, ito yung palaging nakakalimutan. Amen? At alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng kindness? Galing po ito sa matandang salita sa English, ibig po sabihin natural, original, innate. Pag nawawala ang iyong kabaitan, abnormal ka. Amen? Tingnan niyo po, yung mga nagwawala, nakikipag-away, normal ba yon? Hindi po, di ba? Kaya nga anong ginagawa ng mga tao? Pag meron nag-iingay, pag may naghahamok, pag may naggugulo, kukunin yung cellphone, ibibidyo. Hindi natural sa atin ang pagiging masama. Yan ang kabaliktaran ng pagiging mabuti at mabait. Our original state is being good. Our natural state is being kind. Maririnig niyo po yan sa kwento sa Genesis. Nung ginawa tayo ng Diyos sa mukha, sa wangis niya, malinis, mabuti, mabait. Anong nangyari sa tao? Pumasok lang ang masama. Kaya nga ang kasamaan natin, yan yung unnatural state. Yan yung pangalawang pagkatao lang natin. Hindi yan yung talagang likas natin, tayong mga tao. Kung gusto nating maging mas masaya ang ating pamumuhay, kailangan bumalik tayo dun sa original, dun sa likas tayo, maging mabuti at mabait tayo. Pag ako po ay nakikinig sa mga mag-asawang nag-aaway, maririnig niyo po yung toxicity sa kanila, yung kasamaan, yung ginagawa nila sa bawat isa. Paano saktan, paano makapagiganti kung itong lalaki nagbababae, pagkatapos minumura, sinasaktan physically yung asawa. Aba, tong asawa nag-iisip ng paraan para makapagiganti. Anong ginagawa? Tinatago yung susi na sasakyan. Tinatago yung wallet. Sinusunog yung gamit. Pero yung isang misis, sabi niya, Father, ako paggalit ako sa mister ko, pinagluluto ko siya. Ba, napakabait niyo naman po. Opo, dinadagdagan ko lang ng betchen, sabi niya. It is not natural for us to be mean, yung maging masama ka. At anong ibig sabihin ng spirituality, itong ginagawa natin na paglalapit sa Diyos, pagdarasal, ito'y pagbabalik sa kung sino dapat tayo sa pamamagitan ng pananalangin, pagsisimba, mga gawa ng ating pananampalataya. Ito yung pag-asa natin na manumbalik tayo dun sa mabait nating pagkatao. Anong mas masarap? Anong mas magaan na klase ng buhay? Yung palagi kang galit, palagi kayong masama sa bawat isa, o yung mabait at mabuti kayo? Alam natin ang sagot diyan. At nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Bakit? Kasi kahit na naging masama tayo sa Kanya, kahit na hindi tayo naging tapat sa Kanya, tingnan yung ginawa niya. Naghanap siya ng paraan para maibalik niya tayo doon sa original, doon sa natural na pagkatao natin. Ginawa niya si Maria malinis. Sa pamamagitan ng ating mahal na ina, ipinanganak ang ating Panginoon. Pagmumulan na pagpapatawad ng ating kasalanan. Paglilinis ng ating pagkatao, pagbabalik sa atin kung sino dapat tayo. Yan ang ginagawa ng tao nagmamahal, hindi po ba? Naglilinis, nag-aayos. Kayo, tanungin ko kayo, pag umuwi yung inyong anak, sobrang dumi, bakit? Nahulog sa kanal eh. Napakaitim. Anong gagawin niyo? Di papaliguan mo. Napakasama ng isang ina kung papabayaan na lang niya yung kanyang anak. Kasalanan mo yan. Sige, matulog kang ganyan. Matitiis mo ba?
katabi mo natutulog yung anak mo. Amoy imbornal, nangangamoy. Kahit nakasalanan niya pero dahil mahal mo, gagawin mo para luminis siya. Yan ang pagmamahal ng Diyos. At tingnan niyo po ang epekto pag ikaw ay nagiging mabuti. Sumasaya ka, gumagaan ang iyong loob. At meron pang kapangyarihan ang pagiging mabuti. Ano po yun? Pag may nakita kang tao gumagawa ng mabuti, yung nanonood, yung nakakita, sumasaya din, gumagaan yung kanyang loob. Amen. Yung nakakakita, nakakapanood dun sa mabuti na nangyayari, nai-inspire, nabubuhayan ang kanyang kaluluwa, ang kanyang espiritu, nagkakaroon ng gana. Bakit sa tingin niyo po ang mundo natin hindi nagbabag? Bakit sa tingin niyo po ang mundo natin napakagulo? Nandoon sa ating pinapanood, di po ba? Tanungin ko kayo, ano yung pinapanood niyo sa TV? Di ba puro drama? Anong nangyayari sa drama? Anong nangyayari sa telenovela? Di ba? Away, sigawan. Kaya nga ikaw, imbis na mababuti ka, nagagalit ka rin. Hindi ka naman kasama doon sa kwento. Aba, nang gagalaiti ka, nang gigigil ka din doon sa nangyayari, hindi po ba? Aminin, yung mga iba nga sa inyo, sinusuntok pa yung TV, hindi po ba? Pagkatapos, pag nakita yung artista na kontrabida, yung mga iba galit na galit. Yun yung epekto ng masama. Pag nakakakita ka din ng masama, pati ikaw, napapasama ka, sumasama ang loob mo. Pero baliktarin natin, pag nakakita ka ng taong mabuti at nagiging mabuti, nagiging mabait at pagbigay, pati ikaw nagiging mabuti, nagiging mabait at nagnanasa ka rin magbigay. Naway ang larawan ng ating mahal na ina, si Maria, magsilbing inspirasyon sa atin na napakahirap, binigay niya ang buong sarili niya. At sana yan yung magbigay sa atin ng tuwa at galak. Kung masama ang iyong nararamdaman, subukan niyo po, magbigay ka. Kung malala ang iyong nararanasan, anong gawin mo? Pagmasdan mo ang mga mabubuting tao, mga mababait na tao. Mas mapapabuti ka at magbabalik ka doon sa original, doon sa natural, doon sa sinauna. Tandaan mo, ibalik mo yung katangiang yan sa iyong buhay. Posible sa grasya ng Diyos. Posible dahil tinutulungan tayo ng Diyos.